Pahirapan na ulit ang pag-admit ng COVID-19 patients sa ilang ospital sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakapanayam natin si Dr. Jaime Almora, ang presidente ng Philippine Hospital Association. Magandang umaga po, Dr. Almora. Magandang umaga rin po, Gabi. May ilang ospital din gaya po ng PGH at St. Luke's na natatagalan na bago makapag-admit ng severe COVID-19 cases. Saan pa po ba pwedeng dadalhin ang pasyente, lalo na po kung critical na talaga? Apo, may mal-distribution nga ang mga pasyente. Karamihan dumadagsa sila sa mga malalaking hospital, mga malalaking identified na COVID centers. Pero may mga simptomas naman, mas marami pa rin yung mga mild cases. So itong mga mild cases sana ay pumunta na lang sa mga mas maliliit na hospital. Kasi hindi naman kailangan dyan ng mga equipments na critical equipments. So manawagan tayo sa mga pasyente na may mga mild symptoms na sa maliliit na hospital na lang muna kayo pumunta kasi talagang overloaded na nga yung capability. It's not actually the capacity but it's the capability ng mga malalaking hospital. Ordinarily itong mga malalaking hospitals na mga ito nakakapag-expand naman yan. Kaso sa situation na ito, kulang sila sa manpower. So hindi sila makapag-expand ng kanilang mga beds. So yung capacity nila limited dahil ang capability to provide nursing services ay limited din po dahil nga wala, kulang ang mga nurses din. Apo. Dr. Almora, dahil punuan na po yung mga ospital at quarantine facilities, ligtas ba na mag-home quarantine? Hindi ho ba ito magiging dahilan ng lalong pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa bansa? O yung ba pag-home quarantine ngayon po ba ay pinapayagan? Yung mga naman, yung mga residences na may sariling kwarto, possible yung mag-quarantine sa bahay, we encourage that po. Mm-hmm. Yung mga asymptomatic. Kailangan matutunan lang nila talaga na i-isolate sarili nila. Pero in this situation naman, usually masunurin naman talaga yung mga pasyente. Ayaw din naman nila mahawa yung pamilya nila. Mm-hmm. At yan yung isang dahilan kung bakit sila dumadagsa sa hospital. Dahil nga takot sila na mahawaan nila yung pamilya nila kahit asymptomatic sila o mild yung symptoms, pumupunta sa hospital kung pwede rin naman sana sa bahay na lang. So, Dr. Almora, kung asymptomatic po, pwede na mag-home quarantine as long as may sarili ho siyang kwarto at observe pa rin ho niya yung pag-quarantine talaga na kahit pa asymptomatic ka, huwag ka makikihalubilo sa miyembro na yung pamilya. Opo. Opo, sabi po ng Octa Research Group, posibleng mapuno pa ang total bed at ICU capacity ng mga ospital sa unang linggo ng Abril. Naku, ano ang plano dito, Dr. Almora? Possible nga po na mapuno yung mga, especially yung mga lalaking hospital. Pero if you will look at the average bed capacity occupancy nationwide, ay mababa pa rin po. Wala pa sa 50%. Kaso nga lang, maldistributed yung mga pasyente po. Talagang siyempre, pag may sakit ka, gusto mo pumunta sa pinakasigurado na hospital. So pumunta sila sa hospital nga na malalaki. Kaya pwede naman sana sila sa maliliit na hospital. At saka yung mga taga-probinsya, kung minsan gusto nila sa Manila, pwede rin sa mga hospital sa kanilang mga probinsya sana. So iwasan din na pupunta sa mga masyadong malalaking hospital. Dahil talagang puno na, marami pa rin namang maliliit na hospital. Pero may problema rin, may mga challenges yung mga maliliit na hospital. Kasi yung bayad naman ng PhilHealth sa mild cases, makababa masyado, hindi talaga pwede yun. Dahil yung case rate kasi, yung PhilHealth benefit package, mababa masyado yon, hindi magkakasya. At ang problema dyan ay merong PhilHealth Circular 2020-009, pinagbabawal na sumingil ng amount over and above yung PhilHealth benefit package. So kahit na gumastos na yung hospital na napakalaki, hanggang doon lang siya sa binibigay ng benefit package. So lugi naman yung hospital kasi malaki po talaga yung difference. Very special ang kailangan na management yan dahil dedicated manpower ang kailangan. So yun na naman ang dahilan kung bakit itong malalit na hospital, reluctant din sila mag-admit dahil nga malulugi sila. Apo, Dr. Almo, nire-recommendan nyo ba na mag-time out ulit ang mga health workers? Ngayon tumataas na naman yung kaso ng COVID at nagdedelikado ang kapasidad ng healthcare system natin.
hindi ho time out ang solusyon. Ang solusyon po, reinforcement. Hmm. Kailangan lang po natin ng reinforcement, especially sa mga nursing services natin. Strained na sila masyado. Overworked na yung mga nurses natin. At marami naman tayong nurses. Nandun nga lang sila sa mga ibang agency ng gobyerno. Ironically, ang reinforcement na kailangan ngayon ng health services yung manggagaling sa military at saka sa police. Mm. Kasi sila yung isang pinakamalaking employer na ng mga nurses. Mm-hmm. Naglipatan. Mula nung tumaas ang sweldo ng police at saka military, naglipatan na yung mga nurses. Mm-hmm. Sa mga private hospital, pumunta na sa police. There are about 9,000 policemen, nurses na police doing non-nursing job. So reinforcement galing military and police ang kailangan po ngayon. Opo. Kung pwede nilang ipahiram yung mga nurses nila. Okay. Okay, maraming salamat po Dr. Jaime Almora, presidente po ng Philippine Hospital Association. Maganda umaga po at ingat po kayo, Doc. Maraming salamat din.